everyone! So, as you can see, ayan, sobrang bare ng face ko. Kasi I'll try to show you how I usually do my makeup in less than 10 minutes. Kasi people would always think na ang tagal ko mag-prepare kasi most of the time, pag lumalabas ako, at least you make sure na presentable ka. But especially my kilay. I love my kilay. And my friends know how much I love my kilay. So, today, I'm gonna show you how I usually do it. It's not complicated. It's so basic. So, let's get started. Okay, first things first, clean your face. Well, of course, after shower naman, you clean your face. But who knows, may mga ano pa natitira pa. So, I always started cleaning my face. Kasi it's like cleaning na rin my hands. Kasi guilty ako na I don't usually use sponge for everything. Especially for foundation. I just usually use my hands. Ayan, so. So, here you go. And then next is moisturizer. So, mas marami akong skincare routine pag gabi. Pero pag umaga naman, after shower, moisturizer lang yung ginagamit ko. I've been using this moisturizer for 3 years na yata. I found this brand dito rin sa Korea. Pero meron naman siya sa Pilipinas. Sobrang bagay kasi siya sa weather natin. Ano siya, aqua-based siya. So, water-based siya. So, kahit moisturizer siya, wala siyang masyadong lagkit feeling na ayaw natin kasi sobrang init. Pero hanggang nung nandito naman ako, ito pa rin yung ginagamit kong moisturizer. Kasi nag-try ako ng iba, hindi ko mapanindigan yung sobrang malagkit na feeling. So, yan. So, after moisturizer, dumediretso na ako agad sa foundation. I use Maybelline Fit Me kasi sobrang bagay siya sa, alam mo yan, kutis ng Pinay. So, as I mentioned earlier, hindi ako masyadong masipag mag-sponge. Ayan. Guilty ako for using just my fingers. Ayan, to apply this. Tapos, syempre, yung remaining. Let's add a little bit more for leeg. Para hindi naman siya mukhang ibang body parts. Well, ibang body parts siya. Pero as one, very. And then, ayan, spread evenly lang. Until ma-cover niya lahat. Ayan. So, minsan, gumagamit pa din ako ng concealer pag may mga breakout, ganyan. Pag may mga gusto kong itago. So, ayan, pag may mga gusto kong itago. After foundation, you put concealer dun sa mga ano, gusto niyong itagong parts. And then, pagkawala naman, pag good mood naman, like, these days, good mood yung skin ko. Wala akong masyadong breakout. So, ayan. So, I'm done with my foundation. And then, pressed powder. Another one from Maybelline. Fan ako ng Maybelline na powder and foundation. Maganda yung coverage nila. And, bagay na bagay sa Pinay, you know, skin tone. Nag-try ako na, alam niyo na, mag-liquid cushion, ganyan. Pero nag-breakout yung skin ko. So, parang feeling ko hindi niya kaya yung mga masyadong moistured na products. Kaya, for years now, nagsistick na lang ako kung anong ginagamit ko. Kasi feeling ko, the more na papalit-palit, mas the more na nagiging problematic yung face natin. Which is ayaw natin. So, yeah. I'm done with foundation and pressed powder. And then after that, I go straight to eyeshadow. I put eyeshadow, pero isang shade lang. Especially kung everyday look lang naman yung gusto kong i-achieve. Ayan, nakakatawa lang kasi itong shade kit ko look, isa lang yung gamit na gamit. Yung rose gold, kasi yun lang yung ginagamit ko talaga. So, next time, kung hindi nyo naman talaga kailangan ng alam yun, isang buong kit, I suggest, bili na lang kayo nung mga single shade na eyeshadow. Yung mga ganyan lang kalimit. So, ayan. Isang layer lang ng talukap yung usually kinukover ko kasi ayoko naman masyadong pa-shimmer. And then, I go straight to my eyeliner. Yung eyeliner, yung paglalagay ng eyeliner, minsan stressful siya sa iba. But I suggest, yan,
dapat mag-start ka muna sa outer. Kung hanggang saan mo lang gustong lagyan ng eyeliner, then saka mo na lang lagyan yung ilalim. Eh no, so blanco yung ano, yung baba. Kasi mas madaling maglagay sa baba na meron ka ng guide. So hindi ka lalampas ng lalampas, hindi padami ng padami yung pakapal ng pakapal yung eyeliner mo. So yan. Other side ganun din. Outer muna. Ayan. Then ipipil mo na lang siya after. Also, huwag niyong hilahin yung eyes niyo kapag naglalagay ng eyeliner. Kasi, pag binalik niyo na yung kamay niyo, after niyo siyang hilahin, bitak-bitak yung effect ng eyeliner. So, hindi siya maganda. Also, nagkakasya ng rinta sa eyes. So, relax lang. Pag naglalagay ng eyeliner, relax lang kayo. You'll be fine. And then after, diretso na ako sa kilay. So, I love my kilay so much. Ayan, kasi putol yung kilay ko since birth. Hanggang dyan lang talaga siya. So, high school pa lang ako, trinay ko nang i-discover ano yung bagay sa akin na shape. Ano yung bagay na shape. So, ayan, trinay ko din yung ano, pa-Korean style na putol lang. Hindi siya umubra sa akin. Mukha akong pagod na pagod. Mukha akong problemado. So, hindi ko na siya pinagpatuloy. So, yan. Ayan. So, line lang. Again, line lang pag naglalagay. Don't use your pencil para i-fill yung gitna. Kasi, kakapal siya ng kakapal. Ito, ano. Hindi siya. Kasi, ayaw naman natin yung parang pabeti na ganyan. So, yan. I just draw it into my liking. Into my liking. Ayan. 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 And then, di ba, hindi pa siya kompleto. You have to use a brow mascara. Okay. So, pag naglalagay kayo neto, make sure na yung taas mo na yung unahin yung lagyan. Paganyan, pababa. Kasi mabilis tumigas to. So, ang tendency, hindi mo pa nakukulayan yung taas. Para na siya na semento. Ang tigas-tigas na niya. So, kakapal ng kakapal. So, light, ano lang. Ayan. Kulayan nyo muna yung taas na part ng pilikmata ng ano, kilay. And then, saka paganyan. See? After my mascara. Okay. Isang sa mga bagay na natutunan ko. To use lighter para i-hit yung mascara. Ay, curler. Ayan. Hit nyo lang ng ganyan. Pero be careful kasi ang init niya talaga sa mata. So, after nyo iganito, ipihipan nyo muna. Kasi sobrang mainit. Ayan. Ang init pa. Ah, ang init. Yun nga ang sinasabi ko. You have to be careful. Ayan, kasi pagka mainit yung curler, di ba sa atin blower yung ginagamit? Tapos natutunan ko sa isang Korean friend na oo nga naman, pwede naman gamitin yung lighter. Papainit din naman yan. Kasi mas tumatagal siya. Kapag ka, ayan, mas matagal, hindi siya bumabagsak. So para dun sa mga may pilikmata na parang pa-straight pa baba, I suggest you use this, ano, you do this method. Para maghapon siya, na parang naka-plancha. Isipin nyo yung buhok na na-plancha. Ganun. So, yan. Buhay na yung mata ko. And then, dahil may time pa naman ng konti, I go to ganito lang. Naglalagay lang ako ng konting nose line. Ang alam ko, hindi ito yung brush na pang nose line, pero I find this brush na sobrang comfy siya pag nilalagay. Kasi hindi naman talaga pang alam mo yun, pang sobrang on point yung kailangan kong nose line. Gusto ko lang ng parang may shape lang yung nose ko. Ganyan. Also, nilalagyan ko dito kasi alam niya na pag mga round face para naman may shape pag nag-smile ng konti. Hindi ko siya masyadong halita pero ayan, you can see the difference. Parang lumubog na siya ng konti. So, yun ang sikreto ng mga round face. Ayan. Kasi, gusto mo lang siya i-control ng ganyan. Okay. And then, lastly, I go for my lip.
lipstick. I really love this shade. Kasi ito, pwede mo yung palitan to. Depende sa feelings nyo. Well, for everyday use, I suggest yung mga parang light rose na shade. Especially pagka office lang naman kayo, ganyan. Pero kung gusto nyo naman lumaban, well, you go for red or yung mas darker na shade. Pero ako usually use this. This is from ColourPop Bumble shade. I really love this shade. Siguro mga nakadalawa na akong ganito. And that's it! We're done in less than 10 minutes. O, diba? Hindi naman talaga siya ganun ka-complicated. So, hopefully may natutunan kayo. And thank you for watching. So, here are the products that I usually use for my basic makeup. I start with moisturizer, liquid foundation, pressed powder, eyeshadow kit, eyeliner, mascara, brow mascara, eyebrow liner, and my contour set.